Yun! So, magandang umaga sa inyo, mga boss, mga idol, mga chief, mga sir, mga tol, mga kapogi. Isa na namang makabagbag ng daming video para sa inyo, para sa atin, at para sa nangangailangan ng impormasyon tungkol dito sa recently hype na mga ceramic tints. So, recently, nagpakabit tayo ng ceramic tint dito kay Project Hikari around 2 months ago. And ngayon, mukhang ready na tayo magbigay ng ating observation and insights. So, kung ikaw ay nagbabalak magpakabit ng ganitong klaseng tint, baka ito na ang video para sa'yo. Pero bago ang lahat, again, intro muna mga tol, mga kapogi, samahan niyo ako. Let's go! Okay, so ito po yung napili natin. Super dark sa paligid, sa lahat ng windows at rear windshield, ito pong ilalagay. And then sa front windshield, ito po. Meron kanina, yung kung napansin nyo, yung unang ginagawa dito, ganun din yung combination niya. And sinilip natin, mukhang okay naman. Mukhang same sa existing na tint natin. Pero parang mas maliwanag ng konti sa loob. Pero sa labas, ganun pa rin. Madilim. Hindi nakikita ang sakay. Oh! Kuya, yan po yung super dark. Super dark. Yan natin. Para sa wrap around natin. Except sa front windshield. Sa sukatan. Naglalagay po sila ng cover, ayan, para pag naglinis ng window, mayroon kasi lilinisin yan ng lumang adhesive, hindi masyadong lusap.
also, syempre yung sidings nyo protected din, hindi basta matutuluan ng gagamitin nila solution pang linis. Yan dito, yun. Iwas gas-gas din. So, yan. Okay. So, yan ang dahilan kung bakit pinagawa muna natin yung power window motor natin bago tayo nagpunta rito. Kasi, yan. Kailangan ibaba nila yung bintang. Yan. Marami bang adhesive yung lumang tint, kuya? Yes, sir. Marami? Naiwan na yung kulay niya, kaya hinihingi. Ah, naiwan na yung... Ah, okay, okay. Oo nga, no? Oo nga, no? Ayun, dumikit na yung lumang kulay. No? Parang yan yung layer ng kulay ng film. Ganun ba? Yes, sir. So, yung mga ganyan, yun yung nagpapatagal sa proseso. Tulad niya, naiwan yung layer ng kulay ng tint. Pinadahan-dahan, unti-unting tinatanggal, hindi minamadali. Yan. Sabi ni Idol, nakatagalan na raw yan or meron daw talaga mga tint na ganyan. Kuya, hindi yan dahil sa pangit yung tint. Minsan sa sobrang luma lang, ganun ba? Eh, paano yung KIREINA? Halimbawa, tingin kailan kaya dapat palitan? Sir, kasi yung KIREINA, sir, 20 years warranty nila. So, makakasigurado tayo na yung lifespan niya, siya kung talaga yung lifespan. At least 12 years, ganun. Ah, okay. Saka hindi siya magaganti siya. Kasi ah, hindi siya, nagaganyan. Ah. Ito kasi ay ordinary tint lang ito, nung isang brand na medyo kilala sa mundo ng tint. Ito, itatry nga natin ngayon yung ceramic tint from itong brand nga na ito, KIREINA. At least 12 years. Yan. Okay, trivia. Para sa mga magpapatin, magkabagong lagayan tint, for 7 days, bawal ibaba ang bintana. Hindi naman bawal, pero iwasan nyo. Para ma-achieve nyo yung tamang curing period. Tama, kuya. Tapos, overall, ang overall curing time ng lahat ng ikakasa ng tint ay 1 month. Tama, boss? Ayan. So, pag bagong lagay, iwas muna baba ng bintana. Buksan nyo muna yung pinto. Pwede naman yun. Importante pag nagpapagawa ng tint, gumagana yung taas-baba ng bintana ninyo. Magagawa naman daw pagka hindi, kahit hindi bumababa, kaya lang yung sa edge, hindi masyadong magagawa yung kasing ganda nung naibababa yung bintana. Kasi tulad dito sa Civic, tingnan nyo, ayan, yung edge nyan, nakapaloob dun sa weather seal niya. Kaya kung hindi nabababa yung bintana, pwedeng mangyari is kapos, sabi ni Idol, ayan, katulad yan. Ayan, mapupulido nila yan. Yung alignment ng bagong film. Kasi, naibababa yung bintana. Yun lang, konting trivia lang, tips sa mga magpapagawa rin. Okay, so ganyan, pag windshield, magamit ng heat gun para makuha yung tamang form ng film para pagkakinabit nila hindi sila mahirapan sa loob and hindi magbabubbles. Okay, so tapos na. Ito, dark, tapos yung wrap around, super dark. Ayan. Tapos na, nakabit na lahat ng sidings. Ayan. Tayo 2
hours and a half dahil dun sa old adhesive. And final step is, ayun, pag-disinfect si Kuya. So maganda rito, kasama dun sa service ay yung disinfection after gawin. Para tayo ay nakakasiguro. Natin tatapusin, magdadrive muna tayo, titignan natin kung ano, kung gaano kadilim ito bago natin tint, kung pareho lang sa dati o kung paano. Test natin. Alright. Peace! Yo mga tol, sana napanood na po ninyo yung unang part na ng ating video. So huwag kayong magtaka dun sa unang part kasi pinapa-install pa lang natin yung tint. So yung seat covers natin yung dati pang nakapabe. Anyway, going back, so after 2 months, ready na siguro tayo magbigay ng ating observations and insights tungkol dito sa tint na to. So bakit inabot ng 2 months? Kasi itong mga ceramic tints, meron silang tinatawag na curing period. So parang siguro pinakamaganda magbigay ng comments, observations, insights tungkol dito after matapos yung curing period. Actually, 1 month lang naman daw. Pero para sure, ginawa ko ng 2 months. Naghintay na ako ng 2 months para sure na okay na. Talagang tapos na yung curing period. At ito na talaga yung itsura niya. Okay? Okay, so start na tayo mga tol. Subukan natin siguro ngayon, baguhin natin yung format ng ating pag-review. So magbibigay tayo ng information and then kayo nang bahalang mag-judge kung yun ay nasa side ng pros or cons. Okay. So simulan natin sa price. Yung price ng tint para dito sa buong sasakyan. I would say nasa mid-range lang siya. Hindi siya kasing mura nung mga conventional na tints. Pero hindi rin naman siya kasing mahal ng mga super branded na ceramic tints. So talagang nasa gitna lang naman. And then isunod natin yung color cast. So kung kilala nyo kasi ako, naka-engage ako sa photography din. So medyo particular kami sa kulay, ganyan. Ang masasabi ko itong tint na to, meron siyang color cast na naka-lean towards sa warm side. So ano yun, medyo madilaw siya. So, di ba parang neutral is yung kung ano yung nakikita ng mata mo. And then pagka nasa cool side, yun yung medyo mas maasul. Itong tint na to medyo nandun siya sa warm side. So yun, ganun ang kanyang color cast. Ganun yung makikita mo pagka ganito yung gamit mo na tint, no? And then well, mga tol, we're back, no? So pinalamig ko lang yung camera. Umiinit kasi siya. So going back sa review natin, pag-usapan natin, ito yung sa mga isa kasi sa tinatanong madalas, or ito yung laman ng isipan ng mga tao kasi nga sa mga advertisements itong mga ceramic tints ang madalas piniklaim or na-advertise nila is dark on the outside but clear, almost clear from the inside. So, pag-usapan natin yung entry of visible light. Okay? Itong tint na to, kasi nga, ang aking combination na ginamit is yung front windshield natin is dark. And then yung wrap around from this window hanggang dun, rear windshield and yung lahat ng bintana ay super dark. So, ang masasabi ko lang is first, itong combination na to, itong tint na to, talagang it cuts to the entry of light. It does. So, kung mako-compare ko, yung nasa front windshield, kung familiar kayo sa mga ND filters, yung nasa front windshield, para kang naka ND32. So, parang ganung number of stops of light yung nakakat niya. Tapos, itong super dark nila, para kang naka ND64. So yes, talagang nakakat niya entry of light. And sa gabi, talagang kung ano yung
kung ano, talagang madilim din sa totoo lang, no? Lalo sa harap, kung ikaw ay nakuha standard or stock na halogen light, parang ang dating niya, yung ganitong dark na sa front windshield, yung dark na shade nila, parang ang dating niya is bawas talaga yung intensity nung nung headlight mo. Sa akin kasi hindi problem. Bukod sa 2020 pa yung vision ko, hanggang ngayon, sanay talaga ako magmaneho nung naka-dark na tint ever since. So siguro kung kung kayo medyo may issue sa grado ng mata, kung meron kayong corrective glasses na ginagamit, siguro para sa akin lang, I would suggest baka ang kailangan nyo ay yung lighter shade of clear tint para sa front windshield. Tapos ang effect nga pala nito sa gabi is na sasaturate na rin yung kulay ng mga ilaw, incoming light na nakikita nyo, at kahit yung mga tail lights yung mga nasa harapan nyo. So anong sabihin nun, sa mga incoming na ilaw from the incoming traffic, yung yellow mas nagiging yellow, or yung standard na kulay ng ilaw ng mga stock halogens, medyo mas nagiging yellowish. Tapos yung pula ng tail lights na nasa harapan mo mas nagiging mapula, or medyo nagiging darker shade of red. Tapos yung mga amber sa mga street lights, talagang orange na orange. So kung importante sa inyo yung ganun, ayan, nasa-saturate nito yung kulay. Again, na-discuss natin kanina yan doon sa kanyang parang polarizing effect. Okay. Tapos, last but not, definitely not the least, ito rin yung isa sa mga madalas na tinatanong. At ito rin kasi yung isa sa mga claim itong mga ceramic tints. Yung kanyang heat rejection. If mayroon akong isang bagay na gustong gusto dito sa ceramic tint na ito, yun talaga ay yung heat rejection. Bakit? Kasi talagang mataas. Kung kinlaim nila na 98 or 99%, talagang mataas yung heat rejection or deflection, no? On a normal day na nakaparada yung sasakyan sa open, syempre, meron pa rin oven effect. Meron pa rin kasi ano tawag dito? Syempre, sarado eh. Pero once na tinakbo mo na yung sasakyan, ayun, okay na. Yung pumapasok na init, parang nararamdaman mo talagang filtered. Talagang parang ganun yung feeling. So, yung sa heat rejection nitong ceramic tint na ito, talagang approved na approved. Talagang mataas at maganda. Doon kasi sa previews na brand na gamit ko, dito sa front windshield, pag uminit yung tanghaling tapat, talagang mainit pa rin. Oo, nararamdaman mo pa rin. And then doon sa arms mo, dito nga sa window, sa arms mo, pagka nabilad ng konti, talagang mainit pa rin. So before natin tapusin itong review, gawa muna tayo ng walk around. Kung ano itsura mula sa labas nitong tint natin, para may idea rin kayo kung gaano ito ka-dark. Pero talagang dark siya. Medyo hindi na talaga makikita yung mask. Teka, walk around tayo mga tol. Wait lang, let's go! Okay mga tol, so ayan, tignan nyo. Ganyan ka-dark yung tint. Medyo maaraw ngayon. However, wala pa rin kayo nakikita. Wala pa rin halos makita dun sa loob na sasakyan. Usually, pagka yung tint nyo, medyo lighter yung shade, or dun sa dati kong gamit din, ordinary tint, hindi ceramic, medyo kita mo na yung loob dun. Tapos ito yung sa gilid, yan, kita nyo ako, okay. And ito naman yung sa likod. Okay, hi mga kapogi, so yan, just to illustrate, on the right side, ito yung may tint, yan, nakikita nyo. And then on the left, yan yung walang tint. So, nag-adjust na tayo ng exposure. Yan. To let you see, or to make the scene as close to as possible to what I am seeing. So, yep.
So, ganyan ka-dark yung tint. And then, nakikita nyo, ayan. Medyo, medyo marong yellow cast. Yun lang. Just to illustrate. Okay, so yun na po yung ating walk around, mga tol. Siguro bago nating tapusin ito, sagutin natin yung million dollar question nila or ng mga tao. Is it worth it? Worth it bang magpalagay ng ganitong klaseng tint? Para sa akin, yes. Yes, definitely. Tsaka bukod din sa mga na-discuss natin kanina, itong brand na to, medyo mahaba ang matagal yung binibigay nila ng warranty. 12 years, kung hindi ako magkakamali. If memory serves me right, around 12 years. So, yon mga tol, maraming salamat sa panonood, sa inyong oras. I hope may matulungan itong information na to. Kung nagbabalak kang magpakabit ng ganitong brand, kung maghahanap ng information, sana makatulong ito. So, mga tol, again, palagian. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Stay safe. And please continue to practice minimum health protocols. And please don't forget to hit like, share, and subscribe. Makikisuyo na lang mga tol. Pwede nyo i-share sa mga tropa. Maraming salamat sa oras ninyo. Kita-kita tayo sa susunod na episode. Meron tayong mga upcoming na mga install videos. So, yun lang. Thank you very much. And peace!